Game Silog Show. Welcome back sa The Game Silog Show, kwentuhan podcast about video games. Ako si Jazz at ito ay Game Silog Episode 56. Ang topic natin ngayon ay mobile games and microtransactions. So sa episode na to, sobrang sabaw tayo kaya nag-invite tayo ng guest na makakapag-educate sa atin. Host ng Thunder Chats and co-founder ng Popsicle Games, please welcome James Chua. Sir, welcome sa show. Hello, thank you. Thank you for inviting me. Actually, salamat pala sa pag-entertain sa pag-self-invite ko. Nagpakapalmuks na lang ako. But very glad to be here in the show. The number one, dati pala number one, number two gaming podcast show sa Spotify. Oh, inano na tayo ni nila Alodie. Talaga. Naglabasan na yung mga celebrity, pinasok na rin yung podcasting. Kaya nga, pero in my heart, number one pa rin kayo. Yun, oh, salamat sir. Tsaka dagdag ko lang at talagang medyo kinakabahan ako, actually lagi naman. Kasi talagang listener ako ng Thunder Chats. I think kaya nag-work sa akin yung show nyo kasi blind spot ko yung mga topic na nadidiscuss nyo kasi most likely mga PC games katulad din sa Puro Kalaro podcast yon. Madalas nakikinig ako kasi nga most likely kadalasan puro mga console games yung mga nalalaro ko. Tsaka ang ganda rin kasi ng dynamic na kumbaga parang kami yung sumunod na generation after nyo. So marami kayong mga inputs na talagang valuable para sa akin. So lagi ako nakikinig sa show nyo. Naka-cue na rin yung latest episode nyo tungkol sa Valheim ba yun? Tama ba? Oo, tama. Valheim. Sobra kaming na-addict sa Valheim for past few months. Yan. Todo laro lang ng Valheim. Yun, bali mamaya kasi after ng recording natin, baka lumabas ako mag-grocery, doon ko papakinggan yung podcast nyo. Kasi most like, kadalasan nakikinig ako ng podcast kapag before, nung wala pang pandemic, tuwing biyahe or pag nag-grind sa RPG o sa JRPG yun. Tapos kunwari pag nag-grocery, ganyan. So mamaya, yun yung lineup ko ng podcast na papakinggan ko. Okay, so, salamat. Yun, James, siguro bago tayo mag-start sa topic natin, gusto ko malaman kung ano ba yung video game history mo? Kung magaparasan ka ba nag-start? Ano ba yung mga console games na nagamit mo before? Ano yung video game na nalaro mo na, ay, okay itong video game. Nag-start na yung passion natin sa video games. Ganyan. Yan. Wow, mahaba-habang usapan to. Baka isang buong episode na. pero sige, to answer your question, pinag-isipan ko nga to actually, medyo mahaba-haba na yung history ko. I started playing video games nung, yun, may Atari pa. For some reason, yung parents ko, may Atari sila, yung 2600. So, yun ang inatupag ko. I was lucky na nung mga 4 years old ako, dinala ako sa Japan with my parents. Nice. Tapos I think that time, bago pa lang yung family computer. So, mga anong year kaya yun? Mga 1985, I'm guessing. Okay. Ang vague memories ko dyan is, nung nag-mall kami, no, na nakita ko yung family computer, tapos parang pinakausapan yung tindera nung pwede ako maglaro. Tapos parang, hindi ko alam paano nila na-communicate. Basta, maglaro lang ako dyan. Iniwan ako, tapos nag-ikot yung parents ko. So, naglalaro lang ako ng family computer sa isang mall sa Japan. And then, I don't know kung nabili ba nila that time or siguro pagbalik na dito sa Pilipinas, may family computer na. So, yun. Most of my early childhood was playing the family computer. And then, I was also lucky enough to receive yung Super Fam naman, the next generation. Well, actually, before that, the Game Boy din. Nagka-Game Boy din ako, portable. Puro laro ng Super Mario, Tetris, the usual. Pero mas naging ako sa yan, Super Fam talaga. Nung mind-blown talaga kasi parang yun ang next gen . From the family, from 8-bit naging 16-bit. Sobrang natuwa nung nakita ko. As in, in-addict ko talaga yung Street Fighter na sinabi ko pa sa mga kakalasi ko, uy, pag nagkaroon ako ng Super Fam,
talagang kahit Street Fighter, sobs na ako, pwede na. Kasi yun, I mean, syempre, di ba, yun lang yung mga, wala naman ako income at hindi naman nakakabili ng games. Kasi yun, true enough. Yung mga games mo noon, James, ini-import din sa Japan or sa ibang lugar or yung parang katulad din namin na mga bootleg yung ano, yung mga bootleg bala. Lang oo lahat peke lang oo pupunta ka sa Vera Mall sa Green Hills dati diba bilihan doon ng bootleg so syempre yun ang mabibili ng parents mo parents natin no kasi mas mura syempre sorry to cut you off sige. Tawag dito well hindi ko na rin kasi masyadong maalala no ganun din kasi sa akin so family computer and then Super Famicom pero yung mga games ko mga bootleg lang din. Mm-mm. Pero ang kumbaga parang kung kinukumpara ko siya sa PlayStation before kasi 'di ba yung PlayStation kailangan mo pa siyang i-modify or parang i-jailbreak or right, something. Right. Yung family computer ba tsaka Super Famicom, ginaganon din ba automatic magpe-play na yung mga bootleg na bala? Ah, oo, mas simple dati. Basta bala siya at kasya sa machine mo. Mm-mm. Okay ka na, solves ka na. Ah, okay. Oo. Kahit ano nga, kasi diba dati may, syempre may Super NES, diba, for the US and then Super Fam for Asia. Tapos yung, parang yung kaha ng bala, diba, magkaiba sila. So, may bibilang kang parang adapter na pwede mong isuksok sa loob ng slot ng Super Fam. Para kapag Super NES yung bala mo, okay lang, lalagay mo lang. So mayroon din 'yun. yung sa SNES no parang tama yung memory ko, yung bala nila parang masyadong kanto-kanto tapos sa Super Famicom curvy, no? Tama. May extra length or width pala siya sa sides na hindi kakasya yung bala mo sa Super Fam. Naalala ko nanghiram din ako before sa parang sa kaibigan ng pinsan ko. Mm-hmm. Tapos ayaw gumana ng bala. Mm-hmm. Usually, di ba gagawin natin, ihipan natin, ganyan. Itataktak, ganyan. Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isip ko. Sinulatan ko ng stabilo yung ano. Ay! yung sa loob. Yung sa loob niya, yung cartridge. Ayun, nakakatulong din daw. Yeah, minsan nakakatulong din daw yan. Ewan ko lang. Anyway, naalala ko lang, tangent lang. So, yung transition mo from Super Famicom going to, meron ka bang parang gap na, or tuloy-tuloy ka na Famicom or nag-Sega ka rin, PlayStation? Oh, actually, thinking about it, I have a very lucky childhood, no? Na lahat na, yan, mga consoles, halos lahat na pagdaanan ko. Nice. After Super Fam, nakapag-Sega Genesis ako. Mm-hmm. But I had both pero mas I think I was leaning towards more sa Super Fam kasi mas mas appealing yung games para sa akin sa Nintendo than Sega. Mm-hmm. Noon ba masyadong big deal na rin yung ano yung exclusivity sa mga consoles let's say 'di ba sa Sega andiyan yung Sonic tapos sa Nintendo Mario syempre Zelda na parang okay so kung gusto kong laruin to for this game kailangan meron akong Sega or hindi pag ganun kalawak yung library na parang worth it na magkaroon ka ng Sega para sa isang game na to or malawak din yung mga exclusive games ng Sega before actually in sa age ko na yan parang syempre hindi mo na naiisipan yung exclusivity options mo no you'll just be lucky na lang to have yun, games that on your machine. Siguro yun, hindi ko na masyadong naiisip yun na basta ito, meron na. Laro na lang. Kung ano na lang meron and just be thankful Totoo. Na lang. Diba? Kasi yung mga games ko rin before sa Super Famicom, karamihan galing lang din ng Japan. Kumbaga kung ano lang yung ibigay sa akin ni Mama na games, yun lang din yung lalaroin ko. Tapos, kumbaga parang lumawak na lang din yung knowledge ko nung nagkaroon na ako ng PlayStation kasi parang naka-move on na ako sa ano sa Super Famicom noon tapos limited lang din naman yung mga laro ko nalaro ko sa Super Famicom noon nung nagkaroon na ako ng PlayStation yun naglalaro na ako ng mga JRPG Resident Evil etc yung isa kong tito parang pinamana ko sa kanya yung ano yung Super Famicom ko tapos nung isang beses na bumisita ako sa bahay nila naglalaro siya ng Zelda so wala kumbaga parang wala pa akong idea noon or hindi ko pa kilala yung Zelda tapos nag-enjoy ako nalaruin yon sa Super Famicom tapos sabi ko
nung bata ako noon, sabi ko, ma or papa, parang ganyan, bili niyo ako ng ano, ng Zelda sa PlayStation. Mm-hmm. So parang yun, doon tumatak sa isip ko yung ano pa lang na parang bawat consoles pala merong silang exclusive games na kung yung Zelda malalaro mo lang siya sa Super Famicom. Right. Tapos yung Mario, etc. So yun, medyo doon ako namulat. Ah, okay. Ganito pala yung sistema ng ano ng video game sa bawat ano bawat consoles. Pero mas nag ano na talaga ako, kumbaga parang mas lumawak na rin yung mga games ko sa PlayStation. Ikaw dahil nga sabi mo kanina, hindi ka nagkaroon ng gap, no? Mm-mm. Sa PC games or sa etong, kasi I think medyo iba, no? Hindi ko sure kasi hindi rin naman ako ganun knowledgeable sa PC games before. Iba yung parang ang dating sa akin pa nagkukwentuhan rin kayo or pag nababanggit niyo yung platform na yon, iba siya compared sa mga games na malalaro mo sa consoles, no? Yes, so ibang-iba sa PC dati because ayun, wala namang cross-platform or yung multi-platform game sa PC. Mm-hmm. Kung meron, bibihira lang. But usually, ang naging standout sa PC for me when in my childhood, yung mga point-and-click adventure games. Okay. Kung narinig mo na yung titles like Monkey Island, Police Quest, Space Quest, mm-hmm. yun ang mga games ng childhood namin. Kaya, sa PC? Sa PC. Mm-hmm. Wala pa nun, hindi pa ganun kalawak yung mga, ang tawag dito? Mga RPG na, let's say, or kung nalaro mo man yung mga Ultima, mga ganyan. Meron din. Nalaro ko rin siya, pero Ultima, I think it was 7 na, no? So, medyo late na ako nakapasok sa series. Pero yun eh, tama ka nga eh, ibang-iba yung experiences mo sa PC gaming dati as compared to now na, yun, both platforms meron ka na PC console usually meron naman meron ng porting siya, no? Dati wala eh. So that I guess yung unique parang doon nagsa-stand out ang PC gaming dati. Pero yung problema lang sa PC gaming nga dati is yung mga technical hurdles na kunya hindi gumagana yung game mo. Anong gagawin mo? Ikaw mismo yung maghahanap ng solution na paano mag-ayos. Troubleshoot ka pa, no? Oo, yun ang medyong hassle. Especially nung nagkaroon ng ano, yun, medyo nag-aano na yung technology na may CD-ROM ka na, may sound card, so mas madaming things to troubleshoot pag may problema. Totoo. Kasi yung sa akin naman, nagkaroon ako ng PC before, I think, ano na yun eh, year 2000 na. Kumbaga parang binenta ko lang yung idea sa parents ko na kailangan ko nito para sa pag-aaral pero ang gusto ko lang din naman talaga gawin doon ay maglaro ng StarCraft ng Counter, tama yan. Half-Life, ganyan. Anyway, tipid ka eh. Diba tipid ka rin kaysa pupunta ka sa shop, diba? Totoo. Tapos nauso pa yung hindi ako masyadong knowledgeable dito. Kumbaga parang naririnig ko lang na uy, kailangan mong bumili ng ano, ng PC, dapat Y2K ready na yan. Oka pala ng Y2K. 2000 yung year 2000 ko binili yun yung ano yung oo. PC. Oo nga pala. Tsaka ito, dagdag ko lang, James, no. Kaya sige. Natanong ko din yung sa RPG kanina kasi I think mas iba yung insight ng karamihan pag in terms of JRPG or RPG na genre. Mm-hmm. Kapag nalaro nila yung katulad ng sa Ultima or yung mga RPG before sa PC kasi I think doon na rin talaga lumawak yung RPG sa ano eh sa consoles eh. Kumbaga ibang-iba siya pag kinukumpara ko. Mm-hmm. Pero kumbaga yung formula I think na nakuha sa Dungeons and Dragons tapos kung paano siya nagkaroon ng iteration sa let's say sa Dragon Quest sa Final Fantasy. Kumbaga makikita mo pa rin yung mga ano bang tamang word dito? DNA nung Dungeons and Dragons papunta sa mga bagong RPG ngayon. Kaso nga ako, hindi ko nga kasi nalaro yung mga games before sa PC. So kumbaga parang wala akong insight na ganung kalawak kung paano siya nag-start, etc. So yun. Oo. Definitely nandun yung mga yun, yung DNA, yung inspirations ng JRPG and Western. Mm-hmm. Kasi parang I feel mas hardcore lang kasi talaga ang Western RPG eh, na parang sa D&D yung mga rules, yung pag magka-cast ka ng spell, consumable siya. So
kailangan mo matulog ulit para ma-replenish yung spells mo. While in sa JRPG, I think mas maganda yung game design nila na yun, mana lang yung parang universal pool for all your magic. So isa lang yung problemahin mo, di ba? Gets. Uh-oh. So ngayon James, ano ba yung mga games na nilalaro mo ngayon? Maliban sa kung meron pa bang iba maliban sa Valheim or kung yun yung game mo ngayon, anong meron sa Valheim kung bakit addict na addict kayo? Well, din sa Valheim kasi, it's a survival game na hindi siya heavy masyado sa survival mechanics. Na yung sakto lang na may hunger, ay may kailangan mong kumain para lang it's more of a buff rather than having for you to stay alive, hindi katulad sa iba-ibang games. So it's more of a convenience na yun, yung mechanic na yun. Yung mga shelter mechanics yun, again, more of a convenience rather than something that's forced upon you. And then yung combat niya, I feel it's very deeper than other survival games na usually parang afterthought na lang yung combat. Parang sa Minecraft, naglaro ka ng Minecraft, hindi naman ganun ka-deep yung combat mechanics niya. Ano ba yung mga games na mabibigay mo na example na katulad ng genre na survival game? Kasi ang pumapasok sa isip ko survival horror na ano. Resident Evil. So kung survival, ano ba? Parang ano, wala akong Starve? Ay, Starve ba yun? Don't Starve. Oh, yun, that's a good example. I think yung mga sikat ngayon yung ano eh, yung Ark, yung may mga dinosaur. Oh, I think yun, that's yung medyo sikat. Rust yata is also one of them. Mm-hmm. Minecraft can be considered a survival game. Terraria, yun, mga ganun. May survival, building. Yung Stardew Valley, crafting. Hindi siya considered na ano, no? Survival. I think more of a, ano siya eh, parang simulation na. Kasi nagpa-farm ka, mga ganun. Hindi mo naman kailangan kumain para to survive. Mm-hmm. Oh, I don't see it as a survival game personally. Gets. Ako naman nilalaro ko ngayon. I'm not sure kung ikaw yung isa, kasi nababanggit niyo rin to sa ano, sa mga episode niyo tungkol sa Persona 5. Mm. So, ngayon nilalaro ko naman Persona 4 Golden. Yes, sa Vita ko siya tinapos. Oh. Ayun, ngayon nilalaro ko siya ngayon kasi actually nakailang bumili ako ng Vita para dito para sa Persona 4 Golden year 2016 pa yata. Mm. Pero for some reason, lagi pag nandun na ako sa part ni Rize, parang idol. Yung idol, tumitigil ako. So, parang, ewan ko, siguro nabiburn out or something. Mm. So, pero isa sa mga paborito kong franchise din yung, ano, yung Persona. Kasi nung after ko nalako yung Persona 5. So, gusto kong balikan tong Persona 4 Golden. Kasi parang, olats naman kung ano, kumbaga parang fan ka ng franchise tapos hindi mo malaro yung, ano, yung 4. So, ngayon, binabalikan ko siya. And, I guess, siguro, may mga games lang talaga na alam mong maganda pero kung ano yung state of mind mo nung time na nilalaro mo yun, may malaking chance na hindi mag-work sa'yo o hindi mag-resonate sa'yo. Tapos later on, na pag kung ano mang state of mind mo na meron ka ngayon, pag nilaro mo, mas mag-resonate na siya. So ngayon, ina-addict ko yung Persona 4 Golden sa Vita and then sa console naman binabalikan ko din yung ano yung Final Fantasy 15 Royal Edition kasi marami daw pinagbago siya compared doon sa vanilla. So yung vanilla kasi yung nalaro ko before tapos ang daming issue, incomplete na story, etc. dahil dinaan sa DLC, etc. So parang curious ako malaman kung ano yung difference nung vanilla version versus sa Royal Edition. So, yun. Yung sa Persona 4 Golden, nabanggit mo na natapos mo, no? Mm. Kamusta naman siya without spoiling me? Kamusta naman yung game? Okay siya. It was one of the JRPGs na na-enjoy ko talaga through and through. Mm-hmm. I think because yung mga characters are very likable. Walang masyadong nakakainis. Well, at first kasi yung iba dyan, medyo nakakainis. Tapos, you find out na may mga problema pala sila. Tapos, naiintindihan mo na. And then, they become likable in throughout after having more relationships with the other characters.
Yun, sino dinate mo dun sa ano? Si ano, si Rize. Si Rize, yun oh, din gusto kong i-date eh. May fantasy kasi ako of dating celebrities. Same. So, doon ko na lang dinadaan. Si Rize ba, model ba siya or idol? Pero hindi siya gravure model, no? Hindi, kasi parang idol. Idol siya. Yung singing, dancing, modeling, ganun. Si Chie kasi, ewan ko ha, nung umpisa, sabi ko naaano yung sa kanya. Ah, oo nga eh. Yung boses kasi. O magbabago ba yung ano, yung kumbaga magkakaroon ba siya ng arc na parang magugustuhan mo siya? Or all throughout the game, ganun na talaga siya? Okay din. Kasi parang, I spent some time with her din. Maganda rin yung kwento niya kung bakit siya nagaganyan-ganyan, nagpapakatomboy or martial arts fan. I-explain naman niya din throughout yung, yan, pag tumaas na yung social links nyo. Nice. Okay rin siya. Yung isa, trinay ko rin i-date si anong pangalan niya? Yung... Si Yukiko? Oo, si Yukiko. Na to the point na parang gusto na siyang umamin sa akin. Sabi ko, hindi, friends lang tayo kasi si Lisa na gusto ko. ayoko sa'yo. Nagbago isip ko. Yun din yung una kong gusto, si Yukiko. Pero nung nakita na si Rize, ay, Diyos ko po. Oo nga. Idol. Yeah. Ayaw, pasimple-simple pa kasi. Sabi ko, ayaw, kung papasimple ka pa, doon na tayo sa mas direct, di ba? Tsaka, nalaro mo din ba yung Persona 5? Actually, I've been wanting to play Persona 5 now that may 5R, yung Royal. Baka pasukan ko na during this new ECQ period kasi season 2. Season 2 ng ECQ. Baka good time to pick it up na. Kasi hinihintay ko sa PC, honestly. Pero pwede naman sa PS4. Pero ang problema lang kasi, syempre, problemang thunders, no? Pag yung misis mo, yung mga anak mo, gusto mo doon ng TV, nakatali ka, di ba? So, might as well sa PC na lang para at least pwede maglaro anytime. Pero, ewan ko, mukhang malaban na magkakaroon ng PC port. Tingnan natin. Yung Persona 4, I think, na-port na siya sa PC, no? Kaso, ang tagal pa bago nangyari. Oh, yun lang, sobrang tagal. Last year lang lumabas. After ilang years, tama. Ayun. So, iniisip ko rin actually kung saan ko lalaking ko ba siya sa PC or sa Vita. Ang problema ko naman, kaya kumbaga parang, I think, sign of aging na rin to. Hindi kasi ako makatagal sa PC pag naglalaro. Kumbaga parang, syempre nagtatrabaho ako, 8 oras na nakakap sa PC, tapos gusto kong mag-unwind, maglaro ng games. Kumbaga pag naglalaro ako dun sa same na station ko, kung saan ako nagtatrabaho, parang ni-incorporate ko yung setting na nagtatrabaho pa rin ako. So parang hindi kadalasan ang mga games na nalalaro ko sa PC ay yung mga mabilisan lang, kunwari Valorant or Dota, isang game lang, ganyan. Pero pag yung mga RPG na mga matatagalan, parang hindi ako makatagal. So, kumbaga, talagang... Tsaka isa pa palang reason, kasi medyo addict ako sa ano. Though meron din naman sa Steam, medyo addict ako sa ano, sa trophy, sa PlayStation. Oh, okay. Kaya gusto ko rin sa console. Anyway, meron din naman sa Steam, di ba? Yung parang, I think... Parang afterthought lang yung achievement niya. Yan, achievement. Meron din, pero it's not as well presented like dun sa Sony, sa PlayStation. Kasi yun yung, I think, kaya nag-work sa akin yung trophy sa PlayStation. Yun yung, yun yung parang before nung mga bata tayo na kunwari pag nagyayabang tayo sa kaklase natin na, uy, natapos ko to, hindi nga, patingin nga. Ngayon, natapos ko yan. Tingnan mo yung yung PSN ID ko, nandiyan yung trophy ko, nandiyan yung platinum trophy, parang ganyan. So, at some point, I think, bragging rights lang din talaga kung bakit ako invested sa mga trophy ng mga games. So, yun. Oo nga, tama. It's a motivation and yan for bragging rights nga. Totoo. So, ngayon naman na tayo, nakapag-small talk na tayo, na nawala na yung kaba ko. Sige. Gusto mo pag-usapan nito yung itong mobile games. Okay. Yung mamaya, pagkwentuhan din natin yung microtransaction. Pero bago yun, bago ako magtanong sa'yo ng mga kung ano-ano tungkol sa mobile games, etc. Gusto ko malaman, paano naman nag-start yung journey mo sa popsicle games? Kung paano ba siya nabuo? Ano ba yung pinagmulan noon, etc. And then, mahirap ba? Mahirap mong pasukin yung mundo ng video game development? Video games. Okay, ayan, sige. Isagot ko muna yung pinakaunang tanong mo, how we came about.
Actually kasi me and my partner, no, bumuo kami ng company and yung purpose niya was to make mobile apps for brands or for other companies pag may kailangan sila, kami mag-execute. Pero yung eventual, yung long-term goal talaga namin was to make video games kasi yun talaga yung passion namin, nice. Yung kagustuhan. Actually, yan si Jed dun sa Thunder Chats. Siya yung kapartner ko dyan sa studio sa Popsicle Games. And yan, matagal na kaming magkaibigan and you know, our working relationship is also good. So, it was parang for us, medyong natural to work together towards the goal to making video games. And then, nice. Siguro mga a few years after, no, medyong napagod na kami making apps for clients. Kasi, alam mo naman, client work, medyong makukulit minsan, binabarat ka pa. So, sabi ko, sige, subukan na natin yung video games. Try natin. Nag-attend kami ng isang parang conference sa Singapore on mobile games para maintindihan din how to monetize, how to make money out of it, ano ba yung things na kailangan i-prepare or to learn. So doon namin, after attending that conference, may idea na kami. So doon na namin nasimula. And from then on until now, ayan, madami ng kaming games na ibang klaseng genre ginawa, but only for mobile. From word games, casual games. But now, ang focus namin recently is yung mga hyper-casual games. The hyper-casual genre, if mapapansin mo sa mga sa Google Play or yung sa App Store, yung usually sila yung mga top games ngayon. Yung mukhang simpleng games lang na may simpleng mechanics lang na kung naalala mo dati yung ano ba yun? Yung bola na nahuhulog sa platforms. Hindi masyado eh. Ang mga unang games kasi na nalaro ko sa cellphone is yung kung naalala mo rin to yung i-shoot mo yung ano yung papel sa basket. Yun, napakasimple lang din nun pero sobrang nakaka-addict. Yung game na yun. Basically ganun si hyper casual but with more simple graphics kasi ang parang ang target market mo dyan is yung mga people who are non-gamers. So kailangan sobrang simple lang yung presentation ng games mo, simple lang din yung mechanics para pag tiningnan nila yung Facebook ad, naiintindihan nila agad at mapapa-download. Gets. Meron akong dinownload na game yun. Hindi ko na na-check kung gaano katagal na to, kumbaga kung anong year siya nagawa. Tatlong game yung sinubukan ko. Meron dito yung Mighty Alpha Droid. Kasi nung tinignan ko siya, parang Mega Man to. Yeah. And then yung Word Treats, tsaka yung Darkest Light. Ang naging basihan ko naman sa pagda-download is, kumbaga, hindi ko binasa yung ano kasi yung description eh. Kumbaga, sobrang big deal rin kasi kung anong itsura nung icon ng app. So doon lang din ako nagbase and then mamaya may question din ako sa about doon. Yung Mighty Alpha Droid kaya ko siya dinownload kasi mukhang Mega Man, so ang understanding ko is ay baka Mega Man to ganyan. And then yung Word Treats naman, ang nag-register naman sa akin is parang Candy Crush. Tapos yung Darkest Light naman kasi parang sabi ko ang ganda nung design or nung aesthetic nung game. Kasi parang horror, etc. Tapos nung nilaro ko, syempre, ibang usapan na rin kung paano yung game mechanic niya. So, itong mga games ito, mga luma na ba to? Or medyo bago pa lang din sa lineup nyo? Medyong luma na. Yan yung mga games that we tried to make before going into hyper-casual. I'd say mga 2 to 3 years ago na. So, itong mga games ito, sa inyo, James, no, paano nyo kina-conceptualize to? Kumbaga, tag team kayo ni Jed, no? And then yung ibang team nyo pa, pwede mo ba ako or pati yung mga listeners natin i-walk through kung paano yung conception nito, yung pre-production and then yung production, etc. Kung paano siya nag-i-start, kumbaga una bang question dito is paano tayo makagawa ng games and how can we earn from it? Or kumbaga parang mag-i-start kagad umpisa muna, sige, gawa muna tayo ng game
kung ito yung mechanics, ito yung style natin, etc. And then later on na lang kung paano i-interject yung mga ways kung paano natin ma-monetize to or yung mga mechanics na related sa pag-monetize. Kunwari nga, kung kunwari sa Clash of Clans, mm-hmm. yung mga gems, yung mga microtransaction, etc. So, mm-hmm. paano ba siya nag-work? Okay, sige. So, when we conceptualize a game, dati kasi, we parang naghahanap kami ng mga genres na yan. Pag word game, ano ba yung mga top genres dati? Tinitingnan namin, nilalaro namin, and then we discuss, no? Sige, how do we improve upon this, or how do we make it unique, or make it, yun, on our own take. Kaya doon nabuo yung idea ni Mighty Alpha Droid na kinumbay namin yung, kasi yung isa sa mga kasama ko dati, mahilig sa Mega Man. Tapos para yun, sabi ko, oh, sige, let's make like an action word game style na parang bubuo ka ng words, the longer you make the words, mag-a-attack siya. So yun ang parang core mechanic niya. And then, yes. Syempre, pinag-uusapan na rin yung, yan, the monetization. How do we monetize the game? Ads ba? May in-app purchases like gems nga and whatnot. Kasama na rin siya sa design. Para pag in-execute, buo na yung idea. Kesa naman yung bubuoin mo yung game tapos ay paano pa talaga tayo kikita dito, tapos pag parang siningit mo lang ng ganun, medyo magiging pangit yung experience ng game and yung flow kasi yun, kasi obviously siningit mo lang siya. But nowadays sa hyper casual, since yun ang focus namin, the way the for hyper casual, you know, to make money in hyper casual is mostly through ads. Kaya pag, sadly to say, yung mga, pag dinownload mga hyper-casual games ngayon, parang unang game over mo pa lang, talo ka. May ads ka ng may kita. Oh, gets. Pero yun ang decision kasi ng publishers. Actually, what we do, nagpipitch kami ng mga games to publishers na, ito, gusto nyo bang ipatesto, itry, itest sa Facebook? Tingnan natin how the marketability is. Tapos may mga benchmarks na sila. If it reaches this certain benchmark, sige, ituloy natin yung publishing. Kami na bahala sa marketing, kayo na bahala sa development. Tapos may isasuggest silang mga things na to do na, ito yung, baka to pwedeng gawin. Itong mechanic, baka pwede yung itry, mga ganun. Kapag meron kayong publisher, gaano kalawak yung, let's say, paano ba, yung creative freedom nyo pag ganun yung sistema na, di ba, meron usually parang publisher slash developer, kung meron sila na mismo, tapos meron din naman na, let's say, kayo yung magde-develop, tapos meron kayong publisher. Pag ganun yung setup nyo, katulad na banggit mo kanina, meron publisher, tapos kayo yung magde-develop, gaano yung kahaba yung leash nyo na gawin kung ano yung mga gusto nyo gawin tungkol sa game na to? Usually naman yung publishers are very, ano eh, they are very, ano ba yung term? Lenient on what you can or cannot do. They usually recommend mga, ano na yan eh, yung for, mostly for monetization na. Sinasabi nila, dito tayo, parang dito ka magbe-break ng game or yung level para makasingit tayo ng ads, mga ganun. Mostly ganun lang, pero yung core mechanics, yung art style mo, hindi na nila masyadong, well, they give some comments, pero hindi na sabihin, hindi, palitan mo lahat yan, or gawin mo dapat to. Kasi, yun, parang sinasabi naman nila, kayo ang developer, kayo mas may alam dyan eh. Sila naman sa marketing side. So, dun sila, yung kung ano man yung sinasabi nila for presentation, for marketing, doon kami may kinig. Okay, gets. Pagdating naman, okay, kung okay lang din naman na itanong, kung okay lang din na sagutin mo. Pag ganito na meron kayong publisher tas kayo yung developer, paano naman yung sistema nun sa profit? Kumbaga may percentage ba na okay sa publisher or 50-50 kayo? Let's say 60-40 or 50-50 ganyan. Mm-mm. Or pag natapos na yung game, kumbaga tapos na rin kayo dun. Kumbaga wala na kayong parang, ano tawag dito? Kita, bawat...
Oo, parang oh, ganyan. Kumbaga, mm-hmm. kada download, kumbaga, let's say, pag na-meet namin yung ano, na-meet namin 100,000 downloads, mm-hmm. meron kaming profit din na ganito, etc. Paano yung sistema naman pag ganun? Or depende rin siya sa publisher talaga? Yun, depende sa mga publisher. Pero ang usual, parang commonalities nila is, they will usually give an upfront payment, no? Mm-hmm. Depending on the metrics that you hit. After that, may revenue share pa kayo. Again, this varies from publisher to publisher. Some mm-hmm. are 50-50. Some are, ano ba, 60-40. Mm-hmm. Tapos minsan, bayan, pababa ng pababa. Depende rin sa ano eh. Depende rin sa upfront payment na binibigay nila. Mm-hmm. So kung hiring upfront payment, syempre, liliit din ang revenue share mo. Mm-hmm. Yes. Negotiable naman yan usually sa publishers na sabihin mo, oh, gusto ko mas malaki ang revenue share. So, bababain nila yung upfront payment. Mm. So, ganun lang yun. Usually, sa mga ano, okay, so mag-start tayo dito sa game na nalaro ko para ano, para may idea lang ako. Yung, let's say, yung Mighty Alpha Droid, yung World Treats, tsaka yung Darkest Light, gaano nyo katagal natapos tong mga games na to? Let me think. Medyo matagal na kasi. Matagal na. Sorry. Ang Mighty Alpha Droid kasi, actually, medyong matagal namin na ginawa yan. Just because, okay, let me answer the question first. I think we did it mga 3 to 4 months worth. Okay. If I'm not mistaken. Baka 3 months. Kasi, naano namin yun eh, napasok namin yun sa Google Play, parang early access. Tapos, fini-feature nila yung mga games na naka-early access para maka, yun, ma-beta test mo, makatulong, people give feedback, and then, tinitingnan din namin sa analytics how they play. Mm-hmm. So, madami kaming ginawang experiments dun. A little bit of development na rin kasi ayaw rin namin mag palit ng yung game mechanics na yung yan yung parang ito yung rules ayaw namin masyadong palitan kasi baka mag-iba yung data mga ganun. But yun mostly that dun kami lang tumagal sa nuances sa marketing basically. Gets. Matagal din ba yung approval sa ano sa Google Play tsaka sa Apple Store kung magpa magsasubmit ng games or ano ba yung proseso nun? Dati pre-pandemic mabilis lang eh. Mga a few days, siguro mga one, matagal na ang 2 days ma-approve ka. Sa Google Pay, sobrang bilis. Parang within the day na-approve ka na. Kasi hindi ko alam kung may nag-approve ba talaga o hindi. ngayon na nagka-pandemic tayo, tumagal-tagal na si Apple. Actually, not so bad. Mga maximum of 3 days. Mabilis na yun. Si Google Play, usually mga in 2 days na-approve na. Gets. Kung okay lang malaman, ano yung mga requirements dito? Kasi let's say, kunwari sa PlayStation, no, kung magsasubmit na, napangyayan ko lang din naman to sa isang podcast, pag magsasubmit ng isang game sa PlayStation Store, meron din mga checklist doon na kung magbasa ma-check mo to, etc. Tapos na testing, etc. Pero, kumbaga parang hindi rin sila ganun kahigpit. Kaya minsan yung ibang games din na kumbaga paano ko ba sasabihin to? Kumbaga kung big deal sa yung mga trophy sa mga gamers, kumbaga mayroong mga games na nakakalusot na may bug or may glitch sa trophy na to or hindi nag-work to, etc. Sa mobile games ba, kumbaga mayroon ding checklist yung Apple Store or yung Google Play na para i-approve nila or kumbaga bahala, kumbaga para nasa sa kanila lang yung basta mag-submit ka tapos and then makaka-receive ka na lang ng notice or notification okay approved na etc. Usually si Apple medyo mas ano eh mas masipag sila mag-check. So by way of checking I mean is that parang pag may obvious bug na kunyari may tinap kang button tapos wala nangyayari. Ayaw nila ng ganun. Gusto nila lahat gumagana or pag may obvious bug na biglang magka-crash yung game, yun ang hinaharang nila. At sasabihin nila sa iyo na, okay, nung ito, ginawa namin ito, nag-crash siya. Pero yung mga deeper level of yung sa game na parang may hindi nagtitrigger na power-up or whatever, hindi na nila masyadong chine-check yun. Yes. Basta yung basic functions lang, okay na sa kanila.
approved na yun. Tapos yun. Player kung feedback na. Oh, so, kung nahanap na lang ni player, i-update mo na lang yung game para maayos. Gets. Itanong ko na lang yung to, James, no? Ituhog ko na tungkol dito sa Apple Store tsaka sa Google Play. Medyo nare-relate ko din kasi sa trabaho ko, no? Mm. Kunwari, pag yung tinatawag namin na IAP or yun nga nabanggit mo rin kanina, in-app purchase, compared sa pag ang payment mo ay direct sa card mo or ibang payment method. Mm-hmm. Usually, nahihirapan kami pag yung isang service in-app purchase kasi yung refund nun, hindi sa amin. Kung magkakadalasan, ang hirap i-explain sa customer pag nag-request sila ng refund or credit request, etc. na bakit nyo kami ibabato sa third-party biller kung kayo naman yung nagpo-provide ng service. Oh. So, ngayon naman dito, ituhog ko dito sa mobile games, no? Yung profit dito, let's say, sa isang app na ginawa nyo, eh, merong in-app purchase, paano bang question dun? Paano yung kita nyo nun? Or parang yung divide nun? Kung baka, merong bang percentage na kinukuha si Apple, tapos, tsaka ibibigay sa inyo kung magkano lang yung natira, etc. Yung ganyan. Yes. May hatian yan with Apple and with si Google Play. Mm-hmm. Before, I think, shit. Kasi hindi kami masyadong nagfo-focus na sa in-app eh. But I've read din na itong during the pandemic, may parang promo si Apple. Ibababa nila yung hati nila to 20% na lang. Kasi dati it's 70-30. 70 to the developers. Okay. Now it's 80-20. Parang kung small business ka or small developer, parang yan ang incentive mo. Mm-hmm. Si Google Play din recently, I think, nagbaba rin ng cut nila for revenue for in-app eh. I don't know the exact number din. Baka similar din, 20%. Mm-hmm. Kaya kami, we really focus on ad revenue. Mm-hmm. Although smaller, mas madaling actually ibenta kasi manunod ka lang ng ad or titingnan mo lang. Yun, mas simple yung or mas seamless yung way of monetization. Yung ganito bang klase, James, no, yung sinasabi mo na ad versus sa in-app purchase, eto rin yung parang style na, okay, may bayad siya, pero walang ad. Tapos pag libre siya, meron namang ad. Parang ganyan? Ganun ba yung style nun? May mga games kasi na, yun, pag paid game siya, obviously, you cannot put ads kasi magagalit yung mga players mo. Pag free to play, yan, dun na lumalabas yung mga ads na manood ka ng ad, minsan may added bonus gold coins or pag natalo ka, may ads na lumalabas. Yun ang usual preferred way of monetization. Doon sa ads, paano yung ano nyo nun? Kumbaga, meron kayong data ba nun or statistics na or meron kayong tool para makita kung gaano karami yung views nito or parang ang nagbibigay nun is yung platform katulad ng Apple Store or ng Play Store? Yes, meron depending on the ad platform you use. Kung I think kayo sa YouTube, no? Nalalaman doon yung impressions ng kung ilang ads na ikita, etc. Ganun din sa games, very similar. Impressions, the clicks, may kita mo siya. Gets. Medyo ang dami ko na natutunan, James, no? Kasi hindi ko talaga alam kung paano to kasi yung kumbaga yung paano ba? Yung mga mobile games na nalaro ko before, let's say, meron akong action RPG yata yung genre, nun yung Ino siya, kung familiar ka nun, din Zenonia, parang Gameville yung mayawak nun. Yes. And then, ano pa ba? Yung pinakasikat, yung Clash of Clans, na nagkaroon din ng issue before kasi yung parang dinadaya, yung kung familiar ka yung gems, kumbaga parang maglo-load ka lang ng isang card or parang paano ba yung tawag doon? Kasi before, merong card na binibili yung Google Play Store card, parang ganyan. Pero pag na-load mo na yon, merong ginagawa sila para sa maulit. System kung paano, maulit, para ma-load ulit ng ma-load ng ganyan. Wow. So, sobrang, actually, I think meron din naging issue nun, hindi ko na papangalanan kung anong company, anong call center company yun. Kumbaga, parang may mga ginawang kalokohan din tungkol dyan sa Google. So, Yung knowledge ko tungkol sa mobile games, sobrang limited lang. Pero nabanggit mo yung hyper casual.
hyper casual. Mm-hmm. Counted ba dito yung game na ano? Kasi meron kaming games na kinaadikan before kahit nung nagiinuman kami, ito yung lagi namin nilalako. Yung ang title nito, yung hulaan mo yung mga logo. Ah. Yes. That I think that came out before itong hyper casual. Pero if I would classify it, I think medyong pasok din siya at hyper casual genre. Kasi sobrang nakaka-addict siya na. Oh, simple lang eh, no? Gigess mo lang yung ano. Oh, yun. Ganun ang whole concept or philosophy ng hyper casual. Ngayon meron kayong mga naka-lineup ngayon ng mga dine-develop na ano, na hyper casual games. Yes, parati kaming may ginagawa to be able to pitch to publishers. Mm-hmm. Para mapatest and yan, hopefully tanggapin at mapublish para kumita rin kami. Yung ano nun, James, no? Kung okay lang din, kung okay lang sagutin mo. Mm. Kung narin, nakapag-pitch na kayo ng idea ng game tapos na na-approve na tapos umokay na yung publisher, no? Mm-hmm. Na-discuss na, kumbaga na nahapyawan na rin naman natin ito mamaya. Mm. Gusto ko malaman yung algorithm, no? Tsaka yung parang yung measure of success nyo sa isang game. Kumbaga, as a developer ng mobile games, goods na ba na parang, okay, kumita na tayo up front na ito yung binayad sa atin ng publisher. Kumbaga, hindi na masyadong, sorry, hindi ko alam kung paano i-phrase yung question, no? Na parang, okay na kahit hindi siya masyadong kumita or kumbaga ma-downloads or et cetera yung engagement niya after ma-release yung game kasi bayad na rin naman kami as a developer, or iba pa rin kumbaga parang kung magiging success tong game na to. What I mean na success is, let's say, parang Flappy Bird or Clash of Clans or ano ba yung mga games na mga talagang, kasi hindi, ang haba ng ano ko noon. Kasi pag nakikita ko yung mga mobile games talaga sa Play Store tsaka sa Apple Store, sobrang dami. And yung mga nasa taas noon, yung mga, let's say, quote-unquote sikat or maraming mga naglalaro, let's say, Mobile Legends or Clash of Clans. And then, let's say, meron sa sobrang dami ng mga games na yun, meron doon mga hidden gems na hindi natin, let's say, nalalaro na, eh, baka okay pala to. Mm-hmm. So, sa inyo, paano yung ganun? Okay, kumbaga okay na ba kayo no na okay, na nakapag-deliver na kami ng games? Mm. Pero, or hindi pa doon natatapos yun? Well, kasi sa hyper-casual, it's normal lang yung life ng game. Actually, pag one, no, hindi naman one, but mga sabi mo, 6 months at least. Medyo matagal na yun for hyper-casual na... Paano ibig sabihin na matagal na yung 6 months? Matagal na ibig sabihin na people, if people are still playing it by the 6th month, that okay, means gets. Sobrang tagal na yan. Pero yun, kumita ka na. Actually, in the first month mo na, dapat kumita ka na eh. With the publisher's help, ah. Oo. Yun ang usual projections nila. Gets. So, kunwari nun, kailan mo yung kahapon, nag-download ako na itong Mighty Alpha Droid, World Treats, tsaka Darkest Light. Tapos syempre, meron akong mga ads na nakita. May revenue pa rin to sa inyo. May konti. Oo. Gets ko nun pala siya, no? Oh, pero yun, kaya kailangan madami lang talaga naglalaro ng games mo para mas madaming tao na nakakita ng ads and then you get more revenue out of those ads. Mm. Meron na rin ba kayong games, James, na ano, na develop na kayo rin yung nag-publish? Yun, itong mga linalaro mo, yung mga Mighty Alpha Droid, mga ganun. We tried to do self-publishing a few years back. Sobrang ano lang talaga. Sobrang hirap and sobrang kailangan malaki ang puhunan mo for ads. Kasi yun talaga ang, yun ang ano eh, that's the name of the game eh. Kailangan mo magpa-ads so more people can see it and download it. When you mean, when you say pa-ads, ito yung sa Facebook na yes, ganyan. Tama, yung Facebook ads mostly. Mm-hmm. Facebook ads, Instagram, mga ganun. Meron din bang way para hindi ko alam kung paano, let's say sa Play Store or sa Apple Store na para iangat ka para nandun ka sa taas o sa first page or sa featured app? Page nila? Yung featured, actually, those are curated by, si Apple actually is very,
very good with this. They curate the apps. They actually reach out to you if your game is worth featuring. Ilalagay ka sa taas at yun, bibigyan ka ng promotional content. But yung going up yung mga top list, depende na yun sa algorithm ng store eh, na madaming factors yan eh, na downloads, tapos yung how long people play your game, kung binabalik-balikan ba nila yung, that's what we call retention, day 1 to 7, kung babalik-balikan nila. If people, I guess, buy stuff from your store, yun. Parang naka-account na yan lahat sa algorithm. And yun, kung ano yung maganda, aangat ka sa list. Gets. Nakirelate ko din yun sa Spotify, James, no? Hindi ko alam, paano pa ma-feature sa Spotify? Yun, feeling ko, ano yun eh. Spotify... Gusto ko rin malaman 'yun. Pero baka ano ma-feature yan. Tayo, no? Oo nga, sana ma-feature. Ang daming na-feature doon na let's say mga bagong podcast and then yung mga podcast Spotify Originals 'yan. Yes, yung Spotify Originals okay gets. Sige. Wala ko gets ko na kung bakit 'yan. Pero may nakikita rin ako ng mga new podcast ganyan. Ano ba sa dami ba ng downloads to? Dami ng ayun. Ng subscribers and ng followers, etc. Doon. Curious din ako. To me, 'di ba may analytics tayo for Spotify, 'di ba? I think in your case Anchor meron din. Mm-hmm. And then we can see the parang retention din or the session length ng or yung kung completion ng episodes, 'di ba? Mm-hmm. Feeling ko dun binabase with the streams, the kung completion ng podcast mo. And then I guess kung naka-stand out ka, baka they'll reach out to you and say, oh, ito, feature ka namin sa ganyan. Gets. Ganun na yun. Pero kung ganun, no, let's say, nakikita kasi yung ano, di ba, nakikita natin yung dami ng downloads and then yung kung gaano katagal silang nakinig sa isang episode. Mm-hmm. Siguro ang question ko dun is, paano naman yung measure nila, paano nila mina-measure naman pag download? Kasi, pag-download, I think hindi mo na rin yun mamemeasure kung gaano kahaba nila pinakinggan yung episode. Hindi ko alam. Actually, rini-research ko nga din yun. Kasi it's very close to games eh. Na, sa games kasi, pag dinownload mo na, may sinasama kaming analytics software in the background eh. So, nagko-collect pa rin kami ng data. Kahit offline ka, tapos bigla ka nag-online, papadala niya agad yung data. Now with Spotify, I'm hoping it's similar din na pag dinownload mo yung episode at kung tinapos nila or whatever, mababato pa rin yung data. Kasi sa platform mo rin naman pinapakinggan eh. So dapat technically kaya nilang i-track yun eh. Tsaka yung sa video games din, napakinggan ko din sa isang podcast na nag-interview ng isang developer. Yun nga, may bumabalik sa kanilang data kasi ito rin yung way para ma-tweak nila or mag-update sila. Kunwari, ang isang player, hit check ba tawag dun? Kumbaga parang, kung isang player is sobrang daming players ay stuck sa level na to, there's something wrong about this level. Kumbaga parang nakikita nila na yung usage nung player base o install base na naglalaro ng game mo, lagi na i-stuck sa stage na to. So parang nakikita nila yun. Kumbaga, so from there, yung data na yun, kaya nilang aralin or kaya lang i-resolve kung anong problema meron doon. Yan, we do something similar din. Pag may, specifically sa Mighty Alpha Droid, chine-check din namin yung churn rate, yung tawag namin. Ano yung sabi ng churn rate? Kung yun, kung ano yung sinabi mo kanina, kung anong level silang, saan level sila nagkukwit, kung ilang percent ng players mo, doon mo makukuha yung churn rate. At kung mataas siya sa isang particular level, ibig sabihin, sobrang hirap yung game or may bug siya na nakaka-stuck yung player. So, i-investigate namin. Yung, eto, napag-usapan natin yung Mighty Alpha Droid, no? Mm-hmm. Kasi yung correct me if I'm wrong, yung style kasi neto, di ba, yun nga, parang Mega Man siya. Balihati kasi yung screen sa taas, andun si yung character, tsaka yung isang kalaban, and then mag-enter ka ng mga words. Mm-hmm. Tapos, let's say, yung pagtatlong letter, pa three-letter word, walang bonus, 'di ba?
Kumbaga parang pag naging 4-letter word or 5-letter word, dun magkakaroon ng mga bonus and then may way ka din para parang sa Scrabble na blank yung ano, yung tile. Ah, oh, para, yung, parang wild card. Oh, ayun yung wild card. So, ako personally, nung nilaro ko siya, siguro butaw lang talaga ako. Buro 3-letter word lang yung nagagamit ko. So, sa inyo bilang developer, paano yung balance no na okay. Meron tayong ganito pero kailangan natin ito yung game mechanic natin pero at the same time nakikita nyo na merong mga gamers na nag-struggle kasi hindi makabuo ng 4-letter word or 4 o 5-letter word para mas malakas yung damage doon sa kalaban. Sa end nyo paano yung balance or parang inayaan na lang din yun na ganun kasi meron din siguro kayong gamer na hindi katulad ko na mas nakakaisip ng mas mabilis or mas nakakapag-provide ng mga mahahabang word para makapagkuha ng extra damage, etc. Oo. I think sa ginawa namin dun, na naka-develop kami ng system, I have to try to remember if I'm correct. Kasi medyo matagal na talaga. Pero so, if I remembered correctly, parang in-account na namin yun na it's possible, always possible, or may big chance na may possibility you will be able to form a like 4 or 5-letter word or 6-letter word. Tapos may chances na hindi. Yun ang parang naging balance namin. Kasi tama ka nga parang sometimes you need to form longer letters to be able to attack harder para makapag-progress ka. Totoo. Yung tawag dito, tsaka nakadagdag din kasi doon yung ano, I think personally, nakadagdag din kasi yung tugtog doon sa ano, sa Might Alpha Droid na nakaka-tense na, oy, nagparang namamadali ka mag-isip, etc. Versus naman dito sa i-transition ko sa word treats na I think mas nag-work sa akin. Yung sa word treats kasi, I'm not sure kung kasama rin to doon sa, kumbaga nung nag-pre-pod kayo, nung dine-develop nyo yung game, no? Na yung ano, yung ang tawag dito, parang psychology of reward or parang yung positive feedback loop. Kasi, yes. Kasi pag nakakapag ano ka ng word, ang laking tulong nung yung tunog niya na makalansing, tapos biglang may parang may sasabog or something na ganyan. Kasi sobrang, kumbaga, I think mali yung word na manipulate, no? Kumbaga parang strong yun. Pero may ginagawa sa utak mo yun para mag-release ng happy hormone sa'yo. Kaya tutuloy-tuloy mo pa rin yung paglalaro. So, nung dine-develop nyo yung game na to na word treats, nasa isip nyo ba yun na, okay, kailangan ganito yung sound design or ganito yung sound effect pag nakakuha siya ng tamang word or ng mas mahabang word or ganito dapat yung visuals niya pag nakakuha siya ng mas mahabang word, etc. So, paano yung ano nun, proseso nun sa pag-develop ng ganitong klaseng game? Yun eh. Actually, you nasagot mo na yung tanong eh. we really account for positive reinforcement with the effects, sound effects, visuals. Actually, we put more emphasis on the visual effects para maging... Ayun eh, it's always nice to see if there is something satisfying nangyayari sa screen. With any other game you play, kahit mobile or sa console or sa PC, especially pag yung mga action games, di ba? Parang pag sa barilan or sa like sa beat 'em ups or something, ang ganda tingnan parati pag yung totoo. Character mo nakakatama sa kalaban tapos may nangyayaring maganda or may visual effect na nangyayari. We also account for that depending on the game. In this case, yun sa word treats nga, yun. Pag nakaka-form ka ng letters, may nangyayaring maganda parati. Totoo. Itawid ko siya, James, no, sa ano, sa isang issue naman na kumbaga sa microtransaction. Let's say yung sa gacha, 'di ba? Parang I think naging issue to mga year 2018 nung kasagsagan ng mga loot boxes, etc. Yes. Na dahil nga same principle siya, I think, correct me if I'm wrong, na itong mga loot boxes na to, ito nga yung may tunog, yung merong visual ng mga matitindi na nakakapag trigger sa utak ng mga gamers na right. quote-unquote
nakaka-addict. So, yes, most likely, kumbaga parang magbubukas sila na magbubukas ng mga loot boxes. Yes. So, ang question ko sa'yo, James, do you think yung mga loot boxes or yung mga gacha na gato, are they inherently bad? Or no? Yan, that's baka ibang episode na yan. pero for me personally, ako naman kasi, well, it's not really inherently bad. Mm-hmm. Kasi, it depends on how you look at it eh. It's, mm-hmm, it's a matter of perspective. To be honest, parang ano na ito eh. It's basically you're gambling. Oo. Diba? I think yun yung isang issue doon na tinitrigger yung game is parang inaano na magpang sugal kasi yung dating niya. Oh, mm-hmm, it's gambling eh. And unfortunately, some of us, yung brains natin, kaya may na-addict sa, hindi lang naman sa ganyan, sa games eh, sa gambling also, di ba? That's why you see a lot of people, actually, there's a lot of parallels sa mga ano, yung slot machine, di ba ganun din sa casino? Sa gacha. Oh. Tsaka I think, James, yung ano, no, pwede rin nating isama sa topic na to, yung NBA cards, yung Pokemon cards, yes, diba? Oo, tama. Yung pagbili nung pa, yung isang blind, pack noon, tapos blind packs. Mhm. Tapos yung joy, yung excitement, yung thrill na doon sa pack makakuha ka ng rare na card. I think ganun din yung loot boxes, 'di ba? Ganun na ganun talaga. Actually, medyo unfair nga sa gaming kasi sana tiningnan na rin 'to tama yung mga cards eh. Na it's basically the same thing eh. You're buying something, you're opening it. Tapos di mo alam kung ano makukuha. Yung only difference lang nito is, at least sa cards kasi, it's tangible. So, pwede mo siyang ibenta, pwede mong i-trade. Gets. Sa games kasi, wala eh. Nandun na yun, sa'yo lang yun eh. Actually, medyo nga ito, off-tangent na. Sige. Nagkakaroon na ng, I'm not sure if you've heard of the word NFT. Hindi. Yun, it's non-fungible tokens. It's related to yung mga... Napakinggan ko yun dun sa ano, sa episode nyo, yung sa crypto. Sa cryptocurrencies and blockchains. Mm. Actually, nagkakaroon na ng movement for this NFT, pero for artwork naman. So, you can buy digital art, tapos it's NFT. Basically, it tells you na itong artwork, sa'yo na to, ikaw lang ang may copy. Kaya yun. So sana sa games, actually may mga ibang games na do it, na nagsa-start NFT games. So pag yung kunyari may sword kang nakuha sa isang RPG, pwedeng i-NFT yan kasi pag sobrang rare. Tapos pwede mo siyang ibenta for other cryptocurrencies, for Ethereum usually. And magkakapera ka dun. Ang ganda nun, no? Hindi ko pa masyadong nag-grasp yung full concept niya, no? Kung paano siya mag-work. Pero kasi na-experience ko din yan before kasi naglaro ko ng Kabal, online PH. And nung, syempre, magkukwit ka na ng game, yung mga items mo, ibibenta mo yun. So, binenta ko siya. So, ang mangyayari nun, pupunta pa kami ng Vito Cruz, parang isang computer shop doon. Tapos mag-online, mag-trade, tapos bibigay yung cash. So parang ganun pa yung proseso namin before. Ayun, it's the same concept except di mo na kailangan pumunta or parang may legitimate way of selling in-game items na hindi mo na kailangan idaan sa third party. Pero yung ano, James, yung nabanggit mo yung NFT, no? Mm-hmm. Anong say naman ng mga game developer dyan or may hawak ng IP? Kumbaga, syempre, ang mangyayari ba is sa akin na mismo yung game na yun? Kasi parang nare-relate ko siya sa digital games. Kasi actually, kunwari ngayon, mayroong issue nga nung magsasarado na yung PlayStation Store sa Vita, sa PSP, sa PS3. So, wala na tayong way para maano yung mga games na yun. Ang rehisto sa akin nun is itong mga digital games na to, actually parang hindi talaga natin sila owned. Kumbaga parang binibili lang natin yung lisensya para gamitin tong i-download at gamitin tong mga games na to. So dun sa NFT, paano ba yung magiging proseso nun if ever na okay, may item akong gustong ibenta, parang rare na espada. Sa akin na talaga to, as in sa akin na kumbaga anong mangyari akin na to, parang ganyan. Yes, kasi parang ano siya dahil sa blockchain, no, the way I understand, medyo limited din yung knowledge ko. Dahil sa blockchain, na-approve siya or na-verify na
na ikaw lang, ikaw talaga ang may soul na may may-ari nitong item. May special code na inside the item itself, and then people can also, or the blockchain can also verify na okay, this is legitimate and you're also the owner, ikaw yung may hawak. Ganun ang, yun ang concept ng NFT. Pero sabang, it's very new pa. I understand then the hesitation of the game developers going into it kasi the process itself is ano eh, medyong ano pa eh, medyong komplikado pa eh, na hindi yung okay, to trade na tayo tapos bayaran na lang kita. Hindi pa ganoon ka simple yung process eh. Once na mas streamline lahat yan. Yan, you can see more developers going into that. Bilang game developer, James, no, doon dyan sa pagdating sa NFT, yung I think ang question dyan, I'm not sure, pang correct me if I'm wrong, what's in it for me? Yeah, what's okay in it for me? Anong meron sa akin kung bakit ako magja-jump dyan sa bagong technology ng NFT? Kung ikaw bilang game developer, may answer ka na ba sa ganong question? Ano bang may tutulong yan sa akin bilang may game profit developer ba ako dyan? Yun din actually ang tinanong ko sa guest namin dun sa episode na yan. Paano bang kikita ang game developer? According to him, pwede naman daw iset ang, parang magkakaroon ka ng commission for every sale of that NFT. Okay. So yun, every time it's sold or yan being sold, may small cut yung si developer na automatic na pumupunta sa kanya. Gets. Sa mga ang tawag dito, ibalik ko lang dun sa ano no, dun sa isang game din na nalaro ko, yung Darkest Light. I think so, napakasimple lang kasi ng game na to, guys. Bale, merong parang bata, no, na takot siya sa ano. Ang ganda kasi nung premise din na parang takot siya sa lightning, pero yung lightning yung tutulong sa kanya sa ngayon. Parang ganyan eh, di ba? May mga monsters sa paligid niya, and then left and right siya. Hindi ko rin siya nalaro ng matagal, so hindi ko alam kung magbabago yung game mechanic niya sa ibang stages. So ang mangyari is may spotlight lang. Imagine niyo to, guys. May character na bata sa gitna, and then left and right, black lang siya, pitch black, and then meron lang parang spotlight dun sa bata, and then may mga ano yan, may mga monsters na may mga darating sa kaliwa tsaka sa kanan side niya, and then you have to tap left or right, hulaan mo kung nasan yung mga monster dun para kumidlat. Pag kumidlat, mamamatay yung ano na yun, yung mga monsters na yun. So para sa akin, napakasimple lang nung game, pero medyo na-addict ako nung time na yun bago ko matulog kagabi. Nilaro ko siya nung nilaro. Kasi, ang nag-work sa akin noon, yung simplicity ng gameplay at the same time, kung anong, parang may story ba to? May story ba tong bata na to? May ending ba to? Or ano bang mangyayari sa kanya? So, curious lang ako kung malaman. Sino nakaisip nung konsepto na ito? Tsaka sino yung gumawa ng art? Actually, ano to eh. Itong game jam siya eh. Parang nag-game jam kasi kami dati sa studio eh, na let's make small games, mabilisan in a day. Tapos yun, naging game jam siya. Actually, idea to ng isang intern namin, si... Hay, naku, nakalimutan ko yung pangalan kasi medyo matagal na. Pero intern namin, OJT namin dati siya, taga UST. At siya rin yung nag-conceptualize ng art at gumawa. Maganda nga yung art niya eh. Pero yun, hand-drawn siya, no? Hand-drawn siya, 2D lahat. So... maganda siya. It was one of the unique ideas that came about. And yun ang nagiging effect ng game jam, na if you have small constraints and a limited time, parang napapabilis yung creativity mo. Ay, sorry, ano nga pala ibig sabihin nun? Game jam? A game jam is usually, ano yan eh, gagawa ka ng game with a limited amount of time, tapos may theme ka usually, sinaset eh. So for this in this case, yung game jam namin yata was about lightning eh. Ah, okay. So yun ang naging theme. Naisip niya na konsepto nun. Galing. Tapos wala lang, nakakatuwa siya. Sobrang nakakatuwa. Yun. Tagal na yan. 4 years ago pa yan. Pwede ka tatandaan mo pa to? Oo nga eh. Medyo naalala ko pa. Ayun. So yun yung nilaro ko. And you know, sobrang interesting no, yung game jam tsaka yung nabanggit mo na rin yung intern. So, I think magtatanong rin ako tungkol dito.
paano kumbaga parang paano ba pasukin to? Paano ba pasukin tong mundo na to? Let's say kung nari ako, meron lang akong passion tungkol sa video games. Gusto ko lang din gumawa, meron akong mga idea. Though yung foundation ko, yung fundamentals ko tungkol sa paggawa ng games, wala pa. As in zero. Kumbaga, wala, yung course ko, wala rin akong course, hindi ako nag-aral lang. Kung meron mang course sa atin na ganito. So, paano ba pasukin to? Kumbaga, meron tayong mga listeners na gusto rin itry. Kumbaga, parang ganyan. Mag-game development. Okay, so, kung student ka, well, kasi dati kasi, sorry, pero pre-pandemic, the best way that I advise students is, especially if you're a developer or an artist, is to find studios that you can intern in. Madami rin, medyo malaki-laki na rin ng ating industriya, no? Well, hindi man sobrang laki, pero big enough na may options ka na. You have the big studios like, wala sa isip ko, si yung Secret Six? Secret Six, si yung gumawa ng fighting game, si nakalimutan ko. Pero familiar sa akin. Yun. Yung friends ko si Monstronauts, yan, taga QC lang din sila. And kami dati nagpapa-internship. Ewan ko lang ngayon kung nagpapa-intern sila kasi now with the pandemic, kami work from home na kami. Hindi na kami nakakatanggap ng interns kasi mas mahirap silang turuan remotely, di parang dati. Totoo. Pero i-try nyo rin. I'm guessing the bigger studios, I'm sure they have ways to be able for remote communications and collaborations. Kasi the technology is there. Di mo na kailangan nandun sa office to be able to make games. Kahit kami, lahat remote lang. Nakaka-build kami, walang problema. Ang problema lang talaga namin is yung time and the manpower to teach people. Gets. Nakalimutan ko pa lang itanong games, sorry, no? Balikan ko lang. Anong sige. Engine yung gamit nyo pag-develop ng mobile game? Same lang din ba to sa Unity, Unreal, etc.? Yes. Unity yung gamit namin. Unity. Yun ang widely used kasi yun din yun mga SDKs nila or yung mga third-party software na rinirequire ni publisher is usually Unity ang ginagamit. So kung let's say kung tama bang isipin na kung mare ako gusto kong pasukin tong video game industry na to, talagang plus na marunong akong gumamit ng Unity, no? Kumbaga hindi pwedeng meron ka lang idea or konsepto pero hindi mo alam i-apply sa computer or sa game, sa mismong game mismo, parang ganyan. Actually, magandang tanong yan eh. Kasi ang usual sagot, no, is pag hindi ka developer, you can learn Unity and yan, try to do the prototype. Pero kung, if you're like me, ako, I tried to learn Unity at nahihirapan talaga ako sa programming. Actually, yung course ko nga is an IT course sa St. Benilde. Natuto rin ako mag-program pero ayaw na ayaw ko talaga. so ang 'di ba? I mean, ang hirap naman pilitin mo sarili mo na yung gagawin mo na ayaw mo, 'di ba? So meron din naalala ko lang, sorry. Natawa kasi ako. Merong subject sa amin noon college, yung computer programming din, HTML, kumbaga magpaparan ka ng ganyan-ganyan. Tang ina. Sungsuko ko dun sa subject na 'yon. Nakakainis minsan eh. That's why yung developers ibang breed talaga sila na they really enjoy it eh. But it's good to understand the process. So ako yung nagiging role ko usually is ako yung producer or yung project manager. So with experience nalalaman ko na rin yung process or how long, kasi usually yun ang kalaban mo is yung time to produce the game eh. And time management is eh. So, yan, with experience na nalalaman ko, natatansya ko na rin na, itong kailangan gawin ng animation, medyo time-consuming yan, or ito, may to tweak ka lang small things, yan, baka half a day, kaya na yan. So, natututo mo rin yan. But what I'm trying to say is, yung being in the game development industry, you're not just limited to being either developer or artist, pwede ka rin naman sa mga non-technical side, like, producer or project manager.
you can be, kung sa bigger studios, they have director. Kasi madami ka ng ino-oversee na facets of the game, not just the development, but also maybe the marketing and the presentation. Ayun. Saka yung QA din, no? Kung sakali, QA, iba pa yan. Pag yan, usually the bigger companies have a QA department. Yan, talagang kailangan, mahilig ka lang talaga mag-ulit-ulit or maghanap ng bugs. Usually, I think meron tayong Ubisoft, no? Ay, sa ano? Sa May Laguna? Oo, sa May Santa Rosa. Oo. Yan, you can try there. May mga roles sila na open to non-technical roles also. Gets. Meron akong dalawang tanong, James, no? Siguro bago natin tapusin tong episode natin. Kung okay lang din naman na sagutin mo. Kung hindi, okay lang din kung magagets ko. Sa mundo ng or sa industry na to sa pag-develop ng games, may kita ba dito? Magandang tanong din yan. Obviously, making games, no? Although it's our passion, it's also a business. We should look at it as a business. Paano kumita? Depende na yan on what kind of game you're trying to make. Kasi you can take different routes. Kami, mobile. For mobile, you can monetize in different ways. Yan, through ads and ano. Pero ang kalaban mo lang talaga dyan, like I said, is you need a lot of users to help you market the game. To get users, you need to market the game heavily. So that's why we look into publishers. Yung mga ino-offer ni publisher, actually, magaganda rin yung mga offers nila. Once makapublish ka ng isang game sa kanila, medyong comfortable ka na after a while. So, pero ang challenge lang talagang now, especially with hyper-casual, is sobrang competitive na ng market, ng genre and the market. So it's so hard to think about what game you can present or what game you can make that is balancing act siya, na kailangan simple pero kailangan unique din. So if you become too unique, di naman ida-download ni player. Pag masyado ka naman common, di ka naman papansinin. So yun ang medyong challenge ngayon. Tsaka James, dagdag ko lang din, correct me if I'm wrong. Kumbaga parang wala yatang formula sa kahit anong content creation or let's say pag-develop ng games para maging viral, no? Or kumbaga parang yung kagatin ng tao or merong content creator siguro na master kung alam yung way para mag-viral yung isang game. Or dagdag, ituhog ko na rin sa pag-game, kasi naalala ko na rin na pag nag-develop kayo ng games, never nyo ba naisip na i-market to through streamers, etc.? Kasi the streamers, kasi ang hanap nilang games is usually yan for console or PC. For mobile, wala masyado. Kung meron man, maliliit lang yata sila. So hindi siya ganun ka-viable, unlike having ads through Facebook and social media. Yun pa rin ang preferred method. Gets. Tsaka yung kanina na nabanggit ko, yung pag gumawa kayo ng isang game, yung publisher ba yung mag-iisip or kung magdepende rin sa inyo kung paano yung setup nyo, na yung publisher yung mag-market sila na yung bahala sa advertisement, etc. Or meron din naman na setup na kasama rin yun dun sa project nyo mismo tapos bahala na kayo kung paano nyo ipepresento sa tao or paano to laruin or paano maging visible to sa mga players, etc. Yan, usually yun, dun na pumapasok si publisher. Nagre-recommend na siya ng talagang ways. Actually, madaming testing involved. Itatest yun tong mga small tweaks kasi wala talagang formula on how to make it a hit. So it's lots of small testing, A-B testing. Iko-compare mo itong may A-B testing? Yun, basically, you have two variables. No? Sabihin natin yung background color, as small as that. Itong green. Okay. Tapos yung isa is blue. Tapos itetest yung sabay. Titingnan natin kung ano yung mas dina-download. Yung green ba, yung blue? O kung yung green, ikikip natin yan. Tapos ganun. Puro ganun lang. Small tests. A-B tests. No?
matrabaho din. Matrabaho hindi din. Siya basta-basta, no? Kumbaga parang kanina nga nung nabanggit ko, yung icon lang mismo, ang laking factor yan, para magkaroon, para i-click ko siya or para makasas, nung ni-research ko yung name mo tsaka yung Popsicle game sa Apple Store, nagbase lang talaga ako dun sa itsura nung ano, nung icon, nung app. Sobrang big deal rin nung kumbaga, I think iniisip nyo rin yun, kasama rin yun dun sa planning nyo kung ano, kung paano paggawa nung icon, no? Yes, kasama din siya, definitely. Actually, pwede mo rin yun i-A-B test sa mga store. Well, sa Google Play, pwede mong i-compare yan. Nice. Ito, James, siguro para itapusin natin yung episode natin, ito yung last question ko sa'yo bago tayo mag-proceed dun sa isang segment ng show. Sige. Bilang game developer, tapos siyempre passion mo rin yung paglalaro ng video games, di ba? Bago, nabanggit mo na parang kailangan mo rin siya tignan as a business, pero tanggalin muna natin yon, yung business side. Okay. Ano yung dream video game mo na gusto mong i-develop? Kumbaga parang kung lahat puro passion lang, tapos you have all the time in the world para i-develop yung game na yun. Pwede mo bang i-draw, parang explain sa akin at saka sa makikinig kung ano yung dream video game na yun na gusto mong i-develop someday? Wow. Actually, hindi ko pa napag-isipan yun. Medyo na-ambush ako dito. Sorry. Kasi, yun nga, iniisip ko parati how to make money. But if you were gonna ask me ano yung dream game ko, ano nga ba? Kasi medyo weird yung tastes ko sa games eh. I like, on one spectrum, I like action games. On the other, gusto ko rin yung mga, yung job simulators. Euro Truck Simulator, SnowRunner, yung maghahatak ka lang ng mga gamit at idadala mo sa kung saan-saan. For some reason, I have that weird fascination. So if I were going to make a game, baka a mixture of my favorite genres na baka yan, parang Euro Truck Simulator pero parang baka post-apocalyptic yung setting. Magde-deliver ka ng mga sabihin weapons to a village na may mga kailangan, tapos along the way baka i-attack ka. So kailangan may mga dala ka ng weapons inside your truck para labanan mo sila. Siguro meron yun. Meron din parang mechanic na ano, no, kung familiar kayo parang sa Death Stranding. Oo, oh, yun. Parang Death Stranding. Ayan, tama. Parang Death Stranding na nasa truck ka. Tapos may lumalaban sa'yo. Kasi yung sa akin, pag iniisip ko, ano kung sakaling magde-develop ako ng game? Kung meron akong, kumbaga parang ano yung gusto kong game? Kasi ang I think yung isang challenge, no, kumbaga pag nangangarap ako or let's say tayong mga gamers or mga developer kung ano yung dream video game natin is hindi natin iniisip kung mag-work ba to dun sa maglalaro, di ba? Kumbaga parang gusto lang natin gawin to kasi ito yung gusto natin gawin. Kumbaga parang ako ganun kasi. So, nakakatuwa lang kasi yung idea ko before, parang meron siyang game ngayon though hindi naman one is to one, which is yung ano, yung Yakuza na Like a Dragon. Yung like, yung turn-based kasi siya na RPG. Pero parang person eh, na parang walang, I think wala siyang mga supernatural MME doon sa game na yun. Kumbaga parang mga Yakuza nga, etc. So parang ang naiisip ko is, though meron siyang slight na tawag dito, medyo bordering sa poverty porn. Though, okay. Sabi naman. So naiisip ko parang ano, kung familiar ka dun sa movie ni Pekka Galyaga before na Gangland. So mga gang sila, gang member sa lugar nila, etc. Pero JRPG siya, turn-based siya. So ganun, tapos setting sa Pinas. Ganun yung tapos meron din siyang parang katulad sa Persona na gagawa ka, meron kang mga social links, ganyan. So parang pero walang supernatural, kumbaga more on parang yung mga attacks nila is turn-based pero physical attacks lang. Grounded pa rin in reality. Yes, ganun. So nakakatuwa na meron ganun yung ano, yung Yakuza na Like a Dragon. Pero yun yung isang ano ko. Oh, actually yun eh, pag nagfo-formulate ka ng mga ideas, don't be scared na just because ito parang idea mo, ginawa naman ni meron ng Yakuza Like a Dragon.
Actually, that could also be a basis for ano eh, yan, developing the idea further na, okay, you can use the base mechanics, tapos pag pag nag-prototype ka, pwede mo rin naman ilagay yung sarili mong unique mechanics din into the game. Pero at, ang importante, at least may basehan ka na for your foundations. Totoo. Then, you just build up on it na lang. Gets. Tsaka, naniniwala ka ba sa video... Sorry, napahaba. Isa pang tanong. Naniniwala ka ba sa video game is gameplay is king? Yes, definitely. You can have the best art, the best animations, pero kung boring ang gameplay mo or yung gameplay loop mo, wala. Bale, wala lang yung game mo. Totoo. Before kasi, actually, nung madaldal ako, sorry. Yung mga previous ko na episode ng The Game Silog Show, lagi kong sinasabi na game hindi ko na masyado nag-agree sa gameplay is king. Kasi parang more on story talaga ako, wala sa mga RPG, JRPG. Wala akong pakialam kung all out yung gameplay niyan, basta maganda yung story, mahuhuka ako sa story, etc. Goods ako. Pero ngayong 32 years old na ako. hindi na ako makatagal pag yung game hindi ako nahuhook, kumbaga parang walang kumbaga ang tawag dito. Meron akong YouTube channel na pinapanood, yung Gamer's Toolkit yata, yung Boss Keys, na parang yung player engagement. Yes. Parang ang nabigay na example niya din is Doom versus sa Assassin's Creed. So parang yung Doom daw parang nare-recognize niya na sobrang ganda ng game, pero hindi na-retain yung engagement niya dun sa game, so hindi niya natapos, versus sa Naughty Dog game na Uncharted or sa Assassin's Creed. Parang ang mga naging example niya kasi ng para ma-retain yung player is yung, let's say, yung skill tree. Kasi ang gamers, pag nakita yung sobrang laki ng skill tree, kumbaga parang may excite na, parang looking forward lagi yung gamer na gusto ko magkaroon ng skill na to, lalaki niya na lalaki yung game. And then at the same time, sa Uncharted naman, kaya yung retention or engagement dun sa player is maltaas din kasi may mga cliffhangers, and then ano tayo dun sa story, tsaka yung perfect pacing niya ng barilan, problem solving, tsaka cinematics. Kasi kung titingnan yung mga Uncharted games, paulit-ulit lang yung ganung formula nila eh. Oo nga. Barilan, puzzles, tapos i-rewardan ka ng ano, ng cinematics, story, etc. So, wala lang, naano ko lang. Ano bang gusto ko? Ano bang point ko? Actually, ang gusto ko sabihin lang dyan or i-comment sa sinabi mo, now that yung sa games kasi, yung industry, sobrang laki na, there's a game practically for everybody na eh. Totoo. Na, like I said, ako, I like different kinds of games na from the regular action or RPG games. And I also like the job simulators or simulators, no? Yung like the Euro Trucks and Snow Runners. Yun, nasa sayo na yan eh. It's on the eye of the beholder nga na what game is good for you and what game is not. And wala, it's hard to judge somebody sa tastes ng games na, 'di ba? Kasi yun. Dadagdag, last na talaga 'to. Sige. Nababatrip kasi ako sa mga ibang tao na kumbaga parang I think napapansin mo rin naman 'to na pag naglalaro ka sa console, pag naglalaro ka sa PC, tapos meron kang kilala na naglalaro sa cellphone, parang merong air na we're better than you kasi naglalaro ka lang sa ano, right, sa cellphone. Nakukupalan ako sa ganun na parang hello, parang games time yan, walang kaso yan, kumbaga parang wala lang. Ayoko ng ganun talaga. I think every community naman ganun eh, may sarili silang gatekeeping from even sa mga movies na sabihin natin mga people who like art movies, parang mababaw nila tingin sa mga people who enjoy action movies, di ba? Every parang fan base or community has that naman eh. Pero yun, that's right. Dapat di tayo mag-gatekeep. We should welcome everybody kasi not everybody can afford a console or a PC. Kung kaya lang nila mobile phone and may games, actually, yun na nga ang sinasabi nila eh. In the future, baka ang mobile phone na ang magiging primary platform for gaming, and you can see that right now na a lot of the big developers, diba, they're working on mobile games. Si Call of Duty lang nga, isang good example na yan.
Tsaka yung ano, James, dagdag ko lang din. Eto, promise last na talaga to. Nung nagtrabaho kasi ako sa Korea last, ano, nung I think last 2014 hanggang 2019, sobrang laki ng mobile games doon. I mean, literal, walang kakainin personally sa pansin ko. Walang kakainin doon yung console games, and then I think PC medyo naglalaban. Kasi ang lagi lang nilang atake doon is mobile games. Bakit? Kasi lahat ng tao mayroong cellphone. Meron. At lahat ng tao, kadalasan, laging dala yung cellphone. Pwede nilang, kasi meron, ang trabaho ko doon kasi nagdi-deliver ng mga, parang mga parts ng mga Kia. So pag nagdi-deliver kami, yung driver namin, naglalaro yun ng mobile games. Yun nga lang, ang nilalaro niya is kadalasan yung mga parang MMORPG na merong bot, kasi maraming ganun sa ano sa Korea yung mga games O yung auto attack na. Oo, yung naka auto attack. Yes. Tapos pinapanood lang niya yung character niya nagpapa-level habang nagda-drive siya. Sobrang daming ganun, kahit yung mga boss na namin doon sa company, sa factory. Meron nga sa isang beses naglalaro ako nung isang favorite ko na game, nabanggit ko kanina yung Inusha 4. Parang RPG siya. Tapos parang masaya, naglalaro ako abang Yossi break namin. Nilapitan ako nung parang panjang namin, leader namin, team leader namin. Bakit mo nilalaro yan? Sabi, game to eh. Tapos sabi niya sa akin, walang auto attack. Sabi niya sa akin, ganun. Kasi parang ang konsepto sa kanila, kadalasan, kumbaga maglalaro ka lang ng ganung game is, let's say, pag yung literal na, yun, naka-focus ka lang talaga doon. Kumbaga parang pag break time mo or preoccupied ka ng ibang bagay, ibang activity, etc. Ginagawa lang nila yung mga mobile games na nakatayo lang, tapos pinapanood lang yung umatak, tapos nagyoyosi or nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan nila. So sobrang laki ng mobile games sa Korea, lalo na yung mga hindi ko sure kung anong genre tawag doon, kung MMORPG rin pero parang ganun, na may mga auto attack sila, perfect world na mobile games or kabal na mobile version, etc. So yun. Yeah. Tapos meron pang ano, yung streaming na on your phone, 'di ba? Yung stream like an Xbox game on your phone, naging uso na yun sa US. So what does that make you? 'Di ba? Naglalaro ka naman ng AAA game on your mobile phone. 'Di ba? Totoo. So yun. James, sobrang salamat sa time na binigay mo sa show. Ang dami kong natutunan. Actually, hindi ko alam kung baka may nakalimutan ako na itanong sa'yo, pero siguro sa susunod na episode, kung bibigyan mo pa kami ng time ulit. I'm always game to come back to the Game Silog Show. Thank you. The number one video game show. It's Spotify that. Okay. So, ito James, no? Ito yung, meron kami kasi yung segment sa show na isa sa mga paborito ko, which is yung off-topic recommendation. Dito kami nag-recommend ni Del ng mga topics na kahit na ano, na hindi related sa video game. So, parang ano lang ba? Parang banlaw. Parang ganyan. So, siguro umpisahan ko na muna. Sige. Next ka. So lately kasi sa trabaho ko, yung co-work ko sa opisina, in-invite ako sa group na to sa Facebook, and after nun, actually hindi lang muntik napagastos na ako at ang dami pang naka-add to cart dahil dito. Ito yung sikat na Facebook page ngayon, which is yung Homebodies. Kung familiar kayo na mga nakikinig. Nakakatawa tong Facebook page na to kasi karamihan or majority ng mga posts is more positivity, kumbaga parang nag-share sila ng mga achievements nila, kumbaga bahay and then mga setup and then mga deals na okay, uy, may sale ngayon dito, ganyan. Actually doon ko din nakita yung, kasi pang GY ako, graveyard shift ako, so dito sa kwarto ko, kung makikita nyo, di mo maliwanag yan, so yung curtain ko, hindi siya blackout curtain, so nahihirapan akong matulog and lately naghahanap ako ng magandang kurtina para paltan tong kurtina ko para hindi na pasukan ng araw. So doon ko na sa page na yun, Homebodies, doon ko nahanap yung in-add to cart ko na blackout curtain. So yun, sobrang laking tulong nun, lalo na pag sa bahay, ang daming mga deals, ang daming mga ideas kayo mapupulot. Kung gusto nyo sumali doon, sumali kayo, pero be sure na alam niyo yung papasukin niyo dahil mapapagastos kayo. Sa mga makikita niyo, baka ang dami niyo na rin ma-add to cart. So, yan. Homebody sa Facebook. Yun yung isa sa off-topic recommendation. Pwede ba magtanong?
Uy, sige. Sa Homebodies. Ano yan? Mga puro mga home improvement stuff na rin i-recommend. Mga ganun. Meron din akong mga nakikita ng mga post na parang sa bahay nila, parang home renovation. Mga ganyan. Tapos meron din dun lately na parang nakikita ko, meron silang tinatawag na team kahoy or team ano. Kasi meron dun aesthetic na yung bahay nila parang may more on feel na puro kahoy. So, tapos meron din mga deals na kunwari, yung mga garapon. Actually, isang binili ko dun, meron dun yung parang available siya sa Lazada tsaka sa Shopee, yung parang stopper. So parang meron kasi ako mga bote ng soju dito. So imbis na itapon ko sila, ginamit ko sila tapos nilinis. Tapos nilagyan ko siya ng stopper para pwede kong lagyan ng toyo, ng suka, ng patis. So parang parang ganun. So ang daming ko yung makukuhang idea doon kasi ang daming nagpo-post tungkol sa bahay, lalo na kung mahilig kayo. Kumbaga parang type party na rin siya ng adulting eh, kasi sabi ko nga imbis na sabi ko yung sa post ko last Monday yata, imbis na bumili ako ng bagong laruan or bagong video game, napabili ako ng mga kung ano-anong ipipimp ko dito sa bahay. Para mapaganda yung bahay, mga ganyan. Madalas ka na rin sa bahay, di ba? Totoo. So ngayon meron akong naka-add to cart na carpet. Wow! Okay. Para lang maganda lang. Anyway, so yun. So, pero kung ayaw nyo mapagastos, wag na kayong sumali sa group na yun kasi sure ball mapapagastos kayo dahil sa mga gaganda ng mga pinopost doon. Anyway, James, ano yung off-topic recommendation mo sa episode natin ngayon? Well, ako, yun, I gave it some thought din. No? Since, again, nasa ECQ season 2 tayo, I would like to recommend ExpressVPN. Just nice. Because, yun, kasi if you want to pay, you want to stream mga, itong mga bagong palabas, like itong Zack Snyder cut ng Justice League, kailangan mo ng HBO Max. Actually, pwede rin pala sa HBO Go, no, yung Asian version. But anyways, yun, if you want to access US content for Netflix, kasi may mga ibang shows or movies na wala sa Philippine Netflix, pwede natin gawin through ExpressVPN. Medyong mas mahal siya than the other VPN services that I've seen. But ginagamit ko na siyang medyong matagal, mga 3 or 4 years na. Okay siya, solid siya when I connect to the VPN, tapos US, tapos yan, gusto ko manood ng Crunchyroll na anime kasi nandun yung magaganda lahat. Totoo. Iloload mo lang, tapos okay ka na. Sumunod ka na ng anime habang nasa ECQ. Huwag ka na lumabas ng bahay. Yun ang i-recommend ko na lang. I can vouch for that, no? Kasi ginagamit ko din yan. Yung nasa Korea ako, yan din yung gamit ko kasi hindi ako makapag-stream ng yung Netflix version kasi ng Korea. So, ano, walang mga subtitle na English. So, kailangan mag-connect sa ibang server. Uh-oh. Tsaka naka-block din dun yung mga sites na, you know. okay. Yes, I know. Okay. So, kailangan natin yan. Uh-oh. Lalo na sa pagmalayo ka sa pamilya. Anyway, so, yun, yung off-topic recommendation namin ngayon for this episode is Homebody sa Facebook group, sa Facebook, and then Express VPN naman kay James. So, yun. James, again, maraming salamat sa pag-guest sa episode na to. Ang dami kong natutunan, tsaka sana yung mga listeners natin. Kung meron kayong question, mag-PM lang kayo sa akin, tsaka kay James, then follow nyo yung page nila. So, James, siguro ano bang ipopromote natin? Siguro i-promote ko na lang yung podcast din namin, Thunder Chats. Parang Game Silog Show din, we talk about video games. Pero isipin nyo na lang, parang mga tito nyo na lang na nag-uusap-usapan about video games. Kasi we usually reference yung mga things from the 80s or 90s. Parati namin sinisingit yan. So yan ang flavor namin for video game podcast. Nice. Tsaka I can vouch for it. Then nakikinig din ako ng Thunder Chats. Nababanggit ko naman din sa mga ibang episodes. So kung blind spot nyo yung ibang generation ng console, marami kayong matututunan sa kanila. Sobrang highly recommended. Thank you. Ayun. So guys, kung meron din kayong time manood, pinapasok na rin namin kahit paano yung mundo ng YouTube. Meron akong ini-edit ngayon na video essay. Sana supportahan nyo. Malapit na siyang i-release. Siguro mga Friday or next Monday. Tsaka
kung meron din kayong mga comments, suggestions, feel free to message us sa The Game Silog Show sa Facebook tsaka sa Instagram. Tsaka malapit na tayong mag 500 followers sa Spotify. Sana mag-follow kayo. Kung nagustuhan nyo, mag-follow kayo. Kung hindi, okay lang, kayo mag-follow. Tapos kung review naman sa Apple Podcast, i-review nyo rin. Kung nagustuhan nyo, kung hindi rin, okay lang din. Feedback, positive, negative, sobrang welcome yan. So, yun. Again, James, salamat sa pag-guest. Salamat din, Jess. Sana maulit-ulit. And then, on behalf of the Game Silog Show, this is Jess sa susunod na episode ulit. Bye! Bye! The Game Silog Show.